So, nandito na naman tayo sa ating garahe dito sa may Pinsaw, proper Baguio City. Para ipakita itong ating Nissan Navara na 2017 model, manual 4x4, then 2.5 engine. So, bali dumating po itong ating Nissan na walang setup, all stock lang siya lahat. And then, dito sa bumper niya, may mga tama-tama siya, konting dents, tapos mga scratches. So, ang ginawa po namin, pinturahan namin itong buong bumper na to. Ito. Yan hanggang dun. So, ito po yung kanyang picture. Tapos, so ang ginawa po natin is, pinupinturahan siya natin ng buo para magandang tignan. So, dito sa hood niya, ito, original paint po siya. Dito sa body, yan, hanggang sa bubong. Original paint po yan. So, yung gulong nito is nasa 95% pa siya, guys. Tapos, all stock ng Nissan Navara mags. Yan. So, punta tayo sa loob. Napakaputik, guys, kasi kararating ikakarwas natin. Kasi umuulan dito sa sa Baguio ngayon. So, yan, marumi pa. Kailangan siyang ipakarwash. Karwash, tapos details ulit, guys. So, ito yung kanyang loob. Pahapyaw tayo sa loob niya. So, pahapyaw tayo dito sa loob niya. Ito, manubela niya. Ayan, oh. Gandang-ganda pa na yung manubela niya, guys. Ayan, magaspang pa siya. Ayan, tapos yung emblem niya, hindi pa siya gasgas. So, para sa akin, napakaganda pa ng manubela niya. Hindi siya pudpod. So, manual transmission po ito. Ayan. Then, yan yung kanyang interior. So, dito naman tayo sa second seat. So, magulo pa, guys. Ayan. Ito may konting, hindi ito gasgas, guys. Parang mancha, naimancha siya. Parang nail polish. So, hindi na yata ito matatanggal. Baka masisira pa yung kanyang pintura pag tinanggal natin siya. May isang buwan na ito sa atin, guys, actually. Medyo napagastos tayo dito sa Nissan Navara natin. Kasi sa atin napaabutan ng repair. Pagkakuha natin, pina-PMS natin. So, nakita nilang may mga dapat ayusin, may mga tama. So, pinaayos natin para walang masabi yung makakabili. So, ito may papel na rin siya. Dumating na yung kanyang papel. Tapos, ang pinaayos natin dito, bali yung kanyang clutch lining, pressure plate, pinaayos na rin natin. And, yung kinabit nating mga pyesa dito, guys, ay puro original lahat. Kasi ang advice ng ating mekaniko, kailangan puro original yung ikabit natin dito para maganda yung fittings, maganda yung takbo, makuha natin yung original na takbo ng ating Nissan Navara. So, yun lang muna, guys, para dito ipapawashing muna natin. Tapos, tingnan natin, patakbuhin natin. Tapos, tingnan natin kung paano siya tumakbo, kung may mararamdaman pa ba tayo na mga issues niya, may mga mararamdaman tayo na dapat ayusin. Patakbuhin natin siya, guys, tapos papakita natin sa inyo. Okay. Ayan, guys, so ongoing ngayon ang car wash ng ating Nissan Navara na 2017 model. Ayan, galingan mo, te, ha? Tayawan mo, te. Hey guys, so bale, nandito na tayo sa kahabaan ng Gisod Road. So, ito, check natin yung takbo ng ating Nissan Navara. Bale, medyo paakyat po ito. Tingnan natin kung paano siya tumakbo dito. Okay. So, paano siya tumakbo, boss? Bale, smooth po siya. Maayos, wala akong nararamdam ang mga kalampag. Ito, naka-aircon, malamig. Tapos kanina, trinay ko yung 4x4. Maayos na maayos po. Wala tayong masabi. Maganda, maganda. Kumusta yung pinalitan natin na
lining niya, clutch lining niya, may pagbabago ba nung unang dinala natin dito sa Baguio? May pagbabago ba yung pakiramdam ng takbo ng sasakyan? Lumakas siya lalo ngayon. Tapos nung una, yung clutch, bali matigas. Kasi nga, bumibigay na yung sa lining. Tapos nung pinalitan natin, ito, napakalambot ng clutch niya. Parang wala kang inaatakan. Smooth na smooth siya, pati yung pagpasok ng kabyo. Ayos naman. Smooth niya, maayos, malakas. Ramdam mo yung lakas ng turbo talaga. Yan o, oh, pumupuno. So, bali ilan ba natakbo nito? Bali, 64,000 yung tinakbo. Sorry, milyahin niya, orig. Yan ang hindi natin masabi kasi nung kinuha natin talagang ganyan na. Ay, check natin dito sa medyo matarik. Pumipito pa. Primera. So naka-primera siya, guys. Ayan. Eh nandito medyo mataas siya ang pakyat. So, ang konsumo nito pa, paano konsumo nito sa diesel? Tumipid siya nung napalitan. Hindi, isang litro kada ilang kilometro. Sa highway ito, kumukonsumo siya ng 14 kilometer per 1 liter. Per 1 liter? Mm-hmm. Sa highway? Pero dito sa Baguio City Riding, nasa ano lang siya, 9 hanggang 10. Oh. Kasi puro pa kahon. Ito, sobrang tarik na kalsada. Parang wala lang. Hindi mo malang marinig na mahirapan yung makina. So, okay guys, siya ka pala. Medyo maluwang na yung ating garahe kasi bale, na-release na natin yung ating 2019 na high-end scooter kahapon, guys. So, ito yung video niya. Bale, itong 2019 nating commuter, guys, ay kukunin na, iuwi na ng ating buyer. So, bale, ito, pinasok sa financing. Pwede na daw nilang na nating i-release. Pwede na nating i-release. So, iuwi na ng buyer, guys. Ayan. Umuulan-ulan pa. Blessings. Ayan, guys. Bali-palis na yung ating 2019.